Hi! Welcome back to my YouTube channel. I'm here, Mary Mi Angeles, para ibahagi sa inyo ang 28 Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventist. Ito ay makapangyarihang pag-aaral ng salita ng Diyos at ng paniniwala ng mga SDA na magbibigay linaw sa atin kung bakit kailangan natin ito paniwalaan. At ngayon po ay nasa panglimang belief na po tayo. Iyan ang God the Holy Spirit o banal na Diyos Espiritu Santo. Napag-aralan natin na ang Trinity ay isang Diyos na may tatlong persona. Sila ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Nakilala na natin ang Diyos Ama at Diyos Anak. Ngayon ay sino naman ang Diyos Espiritu Santo? Nais ng Diyos na bigyan tayo ng isang personal na gabay. Ang banal na Espiritu ay inilarawan bilang isa na tutulong sa atin na manatiling malakas sa pananampalataya at gumawa ng pinakamahusay na mga desisyon para sa buhay. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, siya ang gagabay sa iyo sa buong katotohanan. Nais mo bang makahanap ng isang tao upang sabihin sa iyo ang pinakamahusay na paraan upang mabuhay? Nais mo bang magkaroon ng isang tagapagturo upang gabayan ka sa mahalagang pagpipilian ng buhay? Bibigyan ko po kayo na magpapakilala sa atin sa Diyos Espiritu Santo. Una, sabi sa Isaiah 30:21, at ang iyong mga tainga ay makaririnig ng isang salita sa likuran mo na sinasabi, ito ang daan, lumakad ka doon kapag lumiko ka sa kanan o kapag lumiko ka sa kaliwa. Ang banal na Espiritu ay gumagana sa pamamagitan ng konsensyang malinis at kinukumbinsin niya ang mga taong halang na ang konsensya. Sa ating budhi, siya ay namumusap. Ito ang bahagi ng ating isipan na tumutulong sa atin na magpasya kung ano ang tamang pagpili. Kaya gagabayan tayo ng banal na Espiritu sa tamang landas kung bubuksan natin ang ating puso sa kanyang patuloy. Sabi din po sa Juan 16:13, ay habang lumalaki tayo sa paniniwalang Kristiyano, ang banal na Espiritu ang magdadala sa atin sa lahat ng katotohanan. Pangalawa, ang banal na Espiritu ang ating gabay. Pinangako ni Jesus ang kanyang mga alagad na tutulungan sila ng banal na Espiritu na magpapatotoo para sa kanya. Sabi yan sa Mark 13:11, kapag inaresto ka nila, sinabi ni Jesus, huwag kang mag-alala. Hindi ikaw ang magsasalita, kundi ang banal na Espiritu. Sa paghingi natin ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin upang maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sabi sa Romans 8:26, hindi namin alam kung ano ang dapat natin ipanalangin ayon sa nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang gumagawa ng pamamagitan para sa atin. Pangatlo, ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng karunungan sa pagbabasa natin ng Biblia. Sabi nga po sa mga awit 119:105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at ilaw sa aking landas. Sa pag-aaral natin ng doktrina ng Biblia, ini-impress ang ating isipan ng banal na Espiritu at ipinapakita sa atin ang tamang landas. Sa 1 Corinthians 6:19-20, hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na nasa iyo, na mayroon ka mula sa Diyos at hindi ka nagmamay-ari, sapagkat kayo ay binili sa halaga. Sa makatuwid, luwalhatiin ng Diyos sa iyong katawan at sa iyong Espiritu na sa Diyos. Kapag iminibigay natin ang ating buhay sa Diyos, inaanyayahan natin ang banal na Espiritu na gabayan din tayo. Pang-apat, ang banal na Espiritu ang naghahanda sa ating tungo sa langit.
Habang binubuksan natin ang ating mga puso sa kanyang patnubay, mararanasan natin ang paglago ng Espiritu. Sabi po sa Galatians 5:22-23, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Ang mga katangiang ito ay gagawa sa atin ng ilaw sa ating pamayanan. Magkakaroon tayo ng kagalakan sa ating buhay kapag tinanggap natin ang pamumuno ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ang siyang umaaliw sa atin sa panahon na tayo ay nagdurusa bunga ng mga kasalanang mayroon sa sanlibutan ito. At ang Banal na Espiritu ang nagpapabanal sa atin at naglalapit sa atin sa Diyos Ama at Diyos Anak. Sabi po sa 2 Corinthians 13:14, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkakaugnay ng Banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Ito ang layunin ng Diyos. Ang lahat ng tatlong persona ng kadiyosan ay nagtutulungan upang gawing posible na ikaw at ako ay maging isang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Totoo, may Diyos tayong handang alalayan ka, gabayan at tubusin ka sa lahat ng iyong pagkakamali sa buhay. Ang tanong, sawa ka na ba sa paulit-ulit na pagkakamali sa iyong buhay at gusto mo ng pagbago ngunit wala kang kapangyarihan ng baguhin ang sarili mo? Totoong wala tayong kakayanan. Bakit hindi natin pakinggan ang Espiritu Santo na matagal nang nangungusap sa ating buhay? Pakinggan natin ang kanyang tinig at alok niyang pangangalaga sa ating buhay. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan na hindi maarok ng ating pag-iisip. Kapayapaang matagal nang hinahanap at inaasam natin na hindi kayang ibigay ng kalayawan sa mundong ito. Ito na ang tunay na kasiyahan na inaalok sa atin ng Diyos, na pangunahan ng Espiritu Santo ang buhay natin at mamuhay tayong banal kasama ang Diyos Espiritu Santo. Thank you.
mayroon po kayong natutunan, ay huwag po kayong magdalawang isip na ibahagi rin ito sa iba upang marami po ang mabless sa mga salita ng Diyos. Thank you and God bless. This is Mary Mi Angeles, always saying to smile and relax.